So, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CMN Live Nationwide. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel, at magandang araw, Pilipinas. Umabot na sa mahigit 25,000 hektarya na taniman ng mga agricultural products sa BARMM ang apektado sa umiiral na El Nino. Ayon pa kay OIC Chief Agriculturist Field Operations Divisions mula sa MAFAR o ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform na si Bahrain Piang, umabot sa 19,731 hektarya ang napinsala ng El Nino, mga tanim na mais, habang 5,478 hektarya naman na tanim na palay ang napinsala. Sinabi ni Piang na umabot din sa 690 hektarya ang napinsala sa mga tanim na gulay, 45 hektarya naman na mga fruit trees ang napinsala at mayroong 56 na hektarya naman na mga tanim ng kamuting kahoy. Dagdag pa ni Piang na pumalo na sa halagang 1.4 na milyong piso ang kabuang pinsala ng El Nino sa usaping agricultural crop sa BARMM. Sinabi pa rin ni Piang na ang munggo ang siyang pwedeng alternatibong itanim ng mga magsasaka ngayong tagtuyot dahil sa ang rason ni Piang ay magkakaroon ito o may kakayanan ang naturang munggo na labanan ang init ng araw. Samantala, apektado naman ang may 26,000 mga magsasaka sa BARMM na apektado rin sa El Nino. Ito ay ayon sa datos ng MAFAR, Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Nakatakda ang isailalim ang mga apektadong mga magsasaka ng validation sa pamamagitan ng Registry System for the Basic Sector in Agriculture. Ito ay ang listahan lahat mga magsasaka sa buong Bangsamoro Region. Hinihikayat din ng MAFAR ang mga magsasakang apektado ng tagtuyot na magtungo sa kani-kanilang mga LGU upang maabutan sila ng tulong. Sinabi pa rin ni MAFAR UIC Chief na si Bahrain Piang na mayroong buffer stock seeds o similya pa sa mga magsasaka na kailangan itong ipamahagi. Well, Ramos, Simon Roving Reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan Ningog City Base, nag-uulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala,